810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan. Ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Aras na niya, 10 minuto na makalipas ang ikalabisa ng tapatanghali. Kumusta po kayo lahat? Talaga may yan eh, ha? May drums, ha? May drum rolls yan, ha? Okay, magandang umaga po. Ito na si Tolix Rapido Laurenio. Magandang last baby G. Kami ang inyong mga kasama, kami ang inyong mga amigo hanggang alas 12:30 para sa ating programang Shalala and Friends. Alright, I like it too. Even my mom, she likes it too. Yes. Brand new day today, Friday morning. Araw ng Biyernes kung saan naman. Eh, ano pa nga magagawin natin? Thank God it's Friday! Maraming salamat po, Diyos ko, kasi naman humihinga pa ako sa araw na ito. Ang sarap ng pakiramdam na pagising mo sa umaga. Buhay ka pa. Oh, buhay pa, no? Yan ang lagi ko sinasabi, huwag mong kalilimutan tumingala sa langit. Oh, magpasalamat ka, buhay ka pa! Hey, I like your attitude. Oh, I like it too, once again. Pwede na kayo mag-thanks sa amin ngayong umagang ito. Yes, ito ang aming mga text line, 0977-342-1644 and 0917-798-8910. At kung gusto nyo tumawag on air para marinig nyo ang boses namin dalawa ni Mr. Tolitz. Ay, ang gaganda niyan! Ay, Kalamba! Ay, Kalamba! Yan, parang ay, Kalamba! Ano ba, nasa Kalamba na tayo, ah. Ayan, hotline namin, 412-0288. At bisitahin nyo ang aming website, syempre, para makita nyo doon lahat-lahat. Pati text line, hotline, mga social media accounts. Website namin, www.atrymedia.com. At punta ng broadcast live link para masubaybayan ng live streaming ng aming mga programa. www.atrymedia.com/broadcast, then live. And like us on Facebook. facebook.com/atrymedia and follow us on Twitter and Instagram at atrymedia. At syempre may mga cable link, ha? Oy! O nga pala, you can view us. Pwede nyo po kayo mapanood via Channel 7 sa cable link. Mga taga Las Piñas, Cavite, Laguna, sobrang usong-usong cable link dyan. Talaga? Oo, tuwan-tuwa sila pinanonood. Sino ba itong dalawang gwapong ito? Yun naman eh. Yeah, man! Yeah! Eto na, mga kaibigan. Ano pa pecha ng sweldo pala ngayon eh? Oo. Oh. Oo, January 15. Oy, a 15. Sweldo. A 15, bawasi. Bawasi. Bawasi dyan sa lahat na mag-celebrate naman ang kanilang mga birthdays today. Maligayang pati po sa inyong karawan. Maligayang karawan kay Joseph Dimandal. Happy birthday to you! Maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday to you! Kaibigan ko sa Dubai, oh, nagsiselebrate na kayong birthday si Jonathan Laput. Jonathan, happy birthday pare! Wala ka bang kaibigan ang nag-birthday ngayon? Wala akong kaibigan pero kapatid. Sino? Ang pinakabunso namin. Birthday ngayon? Yes, si Christine Joy Samia. I love you, baby. Hoy. Love ka ni Kuya Pogi. Happy birthday, yan, to you.
Happy birthday to you. Favorite niya. Minion. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yun lang. Nag-away pa. Yun eh. Happy, happy birthday. Sila naman nagdiriwang ng kani-kanila mga karawan. Napaka-bulol ko itong mga nakalipos sa mga karawan. Talaga. Eh, ano pala. Hindi nagagamit yung dila. Uy! Viva Santo Niño, San Pablo. Uy! Viva Santo Niño nga pala. Yung kapiyastahan nila dyan. Eh, di ba Cebu o Santo Niño rin? Hindi ko lang alam. Alam mo, Santo Niño rin ang Cebu eh. Oh, so yung mga taga San Pablo City, the town with the town of Seven Lakes. Diyan sa may San Pablo. Aba, eh, viva Santo Niño, Liguana! Liguana! Ang sarap dyan ng mga kalamay. Oh. Yung mga prutas dyan, yung tawag doon. Ano yan? Lahat naman ng prutas bilog, you know? Masarap dyan. Lansones! Lansones, yeah. Rambutan. Rambutan! At saka ang gaganda ng mga babae dyan. Oo, sila Misima. May tanim dati na meron silang... Lansonesan? Lansonesan. Oo, sarap niyan. Tsaka sa bahay nila merong rambutan. Ay, nako. Sa amin, abot kamay lang yan eh, rambutan. Pag pumapang sa poso ng lola ko, yung may poso dun eh. Pag walang tubig, extend lang yung kamay mo, may atis. Pag medyo kumanan ka, may lansones. Talaga? Oo, nasa palengke kasi sila eh. Ay, yun lang. Nasa palengke pala eh. Naano mo ako dyan, ha? Lahat meron. Lahat meron. Lahat meron. Alright. Pati ano, buko. Meron din. Meron din. Abot kamay. Yun talaga, buko meron. Buko kasi meron. May mga puno ng buko sa amin sa Quezon, eh. Ah. Alam mo bang ang Quezon ang number one producing coconut producer ng Pilipinas? Mm-hmm. At ang coconut producing town ay ang Lucena City. Lucena City. Oo. Pati Batangas, marami yan. Eh kasi yan yung sentro, eh. Diyan pinabagsak lahat ng mga coconut. Mm. So, yun. Anyway, sige na, pag-usapan natin. Shalala and Friends. Yes. Wala mo na Shalala, pero nandito pa rin yung ating mga showbiz. Anything goes kasi itong Shalala eh. Itong Shalala and Friends na to, hindi lang basta showbiz, basta kung ano man mapag-usapan natin dito. Anything, and we will be featuring something. Pwede po yan. So, pwede nyo po kami tawagin sa aming landline ngayon, ha? Yes. Kung meron kang gustong ireklamo sa amin, pwede rin. Pwede, pwede. Oh, kung meron ka namang gustong i-share sa amin, just make sure that that is cash. Okay. Tama. Oh, 'di ba? Ah, sige na, meron ka bang i-share sa akin, chika? Yes, ito naman yung naano nyo ba yung ano yung kwento kay Gino Manyo? Gino Manyo? Oh, nasa airport siya dati. Pinasok na siya sa rehab. Nako, 'di ba dati na-rehab na 'yan? Tapos nakalabas, binigyan ng chance ulit. Ngayon, pinasok ulit. Oo, kasi halos sa airport na tumitira eh. Oo. Kasi ano ba ang bang aim niya? Bakit sa airport siya tumitira? Ano bang gusto niya? Eh, doon daw siya nakatira eh. Hindi, tsaka yung ama daw niya eh. Parang gusto niya. Yung sinusundan yung ama. Di ba hapon ama niyan? Hapon? Ano daw ang story kay Jiro? Ayun nga, malapit na lumabas ng rehab si ano dating child actor na si Gino Manyo nga. Galing na actor yan eh. Galing. Magaling na bata yan. May anak na yan eh, no? Oo, meron na. Oo. Yun, ayun naman kay Miss Ai kasi gusto tulungan ni Miss Ai ito eh. Kasi yung ibalik sa showbiz. Industry. Yan, ayun kay Ai as sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. Ngayong hapon, no kahapon pa to, Webes, January 14, nang mag-post ang comedy queen tungkol sa pagbuti ng kalagayan ni Jiro. Yan, kasama nito ang screen grab ng palitan nila ng text message. Ah, so nagte-text na sila ni Miss Ai. Ah, tsaka si Jiro Manyo. Oo, pinost ni Miss Ai. Ito nga, oh. Babasahin ko nga yung text. Pwede ko bang basahin to? Sige lang. Yan, sabi niya, Nak, sana paglabas mo dyan, ipangako mo na hindi ka na magda-drugs at magsisipag ka ng magtrabaho. Dahil matanda na din ako, din na ako bata, Nak. Pag nawala na ang paano ka? Kaya sana anak, please, mangako ka kay God na maayos. May mga text message dito na medyo nakabure. Magaling kay Jiro. Hindi, yun yung text ni Miss Ai. Tapos ito ang text ni Jiro. Opo, nagbago na po ako. Alam po ni Doktora Arsena. Kaya nga po, nagsabi anytime pwede na po ako lumabas. Salamat po, Mama Ai. Wait ko po sa...
wait ko po na sunduin nyo ako. Excited na din po ako lumabas. Ah, so matino na nga siya. Oo. Nakilala niya. Kasi, di ba, ini-interview siya sa iba't ibang istasyon. Sabi niya, Sino G Romano? Di kilala yun. Tapos tinatabig-tabig pa yung mga cameraman. Ayaw magpa-interview talaga eh. Sabi niya, sino yun? Wala, di kilala yun. So, gumagano na siya. Oo. Matindi na epekto. Kaya ngayon, laking pagbabago na ito, paglabas na ito, sigurado. Ayan, okay. Sana naman, ituloy-tuloy nito pagbalik niya sa showbiz, ano? Naman, alam mo, isa yan sa mga inahangang kong aktor. Totoo lang, yung bata pa siya. Ang pelikula niyan, na... Ano nga ba title ng pelikula niyan? Yung parang gumanap siyang... Emmanuel ba yun? Ha? Ano, sabi ni Romar? Hindi ka namin maintindihan, pumasok ka kaya dito. Hindi ka makarinigan, no? Ano daw? Ay, pumasok ka nga sa booth, pero hindi dito. Pinindeho? Basta yun na yan. Oo, meron daw sila. Ano? I-type mo kaya. wala daw network eh. Oo, sige. Ano yan? Pasok ka nga rito. Oo nga. Ano? Magnifico! Alam ko naman, pinindeho. Magnifico. Magalingan. At saka may mga indie films na ginawa yan. Mm. At nakakatong isipin na pabalik na ulit siya sa industriya. Sayang kasi mga talento eh. Diba? Gugumulin mo na yung sarili mo sa isang bagay na alam mo namang nakakasama sa'yo. Mm. Yung karera mo naman magiging kapalit. Yun lang. Ay, sus, Ginoo. Nalulun siguro to ng grabe. Hindi nang nalulun. Nalulong. Nalulong. Oo. Diba? Ito na, mga kaibigan. Ano man ang mga pinagkakabala dyan, so abangan natin ang mga development. Sana naman, we are wishing for good and for the best. Na sana naman, tuloy-tuloy. As in tuloy-tuloy. Itong pagbabago na nga ni G Romano at makabalik na siya sa limelight. Diba? And alam mo naman, yung mga ganyan kasi na lumalabas sa mga rehabilitation, hindi yan makakapagsimula, hindi yan makakapagpatuloy ng kanilang mga dating ginagawa, which is yung kanilang pag-artist at pag-arte, kung walang magiging platform, kung walang tutulong. Diba? Mahirap. Alam mo, minsan ang isang ganyan, sino pa bang mga naging ano? Si, ano, isa sa mga buhay na patotoo. Si Richie D. Horsey. Diba? Ilang beses na rin yan, napabalik-balik sa loob. Diba? Tapos, ang ginawa ni Bossing, hinayaan muna. Hinayaan muna talagang binigyan niya na, tinuruan niya talaga ng leksyon. Pero, at the end of the day, kita mo naman ngayon, diba? Nakalabas na ulit. At talagang tinulungan ulit ni Big Soto na makalabas at makapagbago. Binigyan ng hanap buhay. Sinama sa show. Sa pelikula ulit. Sa movie. Para magkaroon ulit ng pansimulang puhunan. Diba? Hindi naman pansimulang puhunan para ipandroga ulit. Okay, para makatayo lang ulit. Diba? Alam mo kasi, tama yung sinabi, natatandaan ko sa sinabi ni Jesus Cudero kagabi. Ang isang tao, kung bakit nagiging kriminal, dahil sa kahirapan. Diba? Ang isang hayop daw, kapag kayan daw naging hayop, kapag naging hayop daw yan at pinakawalan mo, abay, yan daw yung mag-aasal hayop dahil siya isang hayop. Diba? Ganun din ang manok. Kapag inilagay mo na sa pugad, hindi buhay manok. Pero ang tao daw, kapag binigyan mo ng tahanan at maayos na pamumuhay, mag-aasal tao. Diba? Dapat naman lahat yan eh. Lahat, bawat isang pamilya kung sa gobyerno, diba? Bigyan nila na bawat isang pamilya. Kung kaya yung tatay na lang, bigyan ng trabaho. Kahit anong trabaho. Basta yung mga nasa lansangan lang, diba? Yung tipo naman na ikabubuhay niya. Yung ikabubuhay nilang lahat. Alam mo naman ang isang tao, tama nga naman eh. Gumagawa ang tao ng kasamaan dahil sa kahirapan. Example, kaya siya nang hold up dahil hirap-hirap siya sa buhay. Wala siya makain eh. Wala nga ng buhay. Diba? At eto naman, pag nagtagumpay ng isang beses na pang hold up, iisipin yan, okay to. Okay lang pala. Titigil na. Ganito lang pala kadali. Hindi, ganito lang pala kadali. Easy money. Ay, yun lang. Diba? Araw-arawin na yun. Tama. Kaya dumadami ang walang ya. Kung hindi niya nasimulan at hindi siya naitulak ng kahirapan na to, diba? Hindi niya ma-discover na madali lang pala ang pera kapag nang-hold up siya. Diba? So, tama nga naman si Senator Chis eh. Kahapon, sabi niya sa in-interview siya, ano ba ang dapat pinupuntirya? At bakit nga ba talaga dapat manalo kang vice-presidente? Sabi niya, dapat matapos na itong kahirapan na ito. Tama. Dahil ang kahirapan na ito, kaya naman daw ang taon nagiging masama, nag-aasal hayop dahil sa kahirapan.
Pero kung bibigyan mo rin ng tahanan at matitirahan at hanap buhay, nabubuhay sa kanyang pamilya, at niya iisipin ang kanyang kinabukasan, o isipin man niya ang kinabukasan, pero meron siya yung papagsisimulan, abay, yan daw ikikilos bilang tao. Naniwala ka. Diba? Kasi nasabi nga nila, diba, ang mga may hirap, lalo naghihirap. Yan. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Yan, yung mga mayayaman, dapat sinishare nyo rin ng konti lang. Oo. Kaltasan nyo yung mga hanap buhay nyo. Oo. Anong hingi sa akin si Sir Riz, hindi ako mayaman. Halang ako mayaman. Yan. Dahil nakapolo tayo. Oo, diba? Nakapolo kami. Pero kung bibisitahin yung aming mga bulsa, Diyos ko po. Ay. Oo. Hindi, yung mga tag doon. Ayan. Pakpakpak na mga ipis-ipis na makikita nyo. Kinuha pa sa bowl, eh, no? Alright, anyway. Sige na, sa lahat ng mga kaibigan natin, yung mga nag-aabang sa aming, okay, mga pasabog, ano? Yung aming, tawag doon, blind item. Mm-hmm. Sinich Itich. Sinich Itich. Meron ka ba dyan? Mamaya bigay natin, yes, ano? Yes, mamaya magano. Sakto lang yan. Okay. Yung mga nag-aabang din ng ating, mga iba pa mga detalye ng mga balita mula pa rin sa ating pinaka-latest showbiz chika. Huwag po kayo mag-alala kasi bibigyan po namin yan ng katuparan. Ang inyong mga kahilingan ngayong umaga. Pero hindi po kami tutupan sa inyong mga wish na kung ano, ha? Oo. Hindi naman kami wish ko lang, eh. Ang gusto nyo lang marinig sa amin. Oo. Diba? Ano lang pala, pinayagan pala sila, ano, ha? Sino? Sila Bong Revilla. Na maka? Maka dalaw nung last night. Talaga? Sabi ni, ano, may nagbalita sa akin, eh. Ah, talaga? Pinayagan na yung Sandigan Bayan? Pinayagan. Ito, Sandigan Bayan, minsan talaga, ano eh, inconsistent. Iba-iba eh, no? Inconsistent eh. Papayag din naman pala, hindi nila nung unang gabi nang hindi nagka-problema. Ay, talaga naman, oh. Tama. Kung ano-ano tuloy yung mga nasabi ng mga tao sa kanila. Oo. Di ba? Alam mo yung tao ganyan, eh. Papayag ka rin naman pala, sasama ka rin naman pala, hindi ka nag-base na maaga. Tapos Mario Jose na nagpapapilit pa. Sakit talaga ng Pinoy yan. Di ba? Tayo, aminin natin sa sarili natin, ganyan tayo dati, eh. Di ba, pagsasama tayo, kunyari, sa original na plano, wala ka? Mm-hmm. Pero gusto mo naman sumama. Oo. Di ba? Pero alam mo daw ba, mas kawawa. Alin? Yung tipong base ka na. Tapos hindi kayo sasama. Hindi ka naman pala kasama. Iyon ang malungkot dun, eh. Di ba, yun ang malupit dun, eh. Nakaka-disappoint. Oo. Hindi naman daw yun ang matindi. Ang iniwan ng minamahal, hindi raw yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot talaga, yung bihis na bihis ka na, formado-formado ka na, nakapagpabango ka na, nakaligo ka na. Mm-hmm. Abay, sorry, hindi naman ka pala ikaw kasama. Oo. Tapos gino. Tapos nakasabay nga namin kumain yung, ano, yung asaw ni Senator Bong Revilla. Si Lani. Lani. Si Ma'am Lani Mercado. Oo. Oh. Sa isang restaurant banda si Gobian, di ba? Governor. Governor ba? Gobernadora, o. Oh. Kaya pala maraming bodyguards. Yeah. Oo. Ba't kailangan mo na maraming bodyguards? Eh, ganun talaga. Ah. Pag ako naging governor, ganyan din. Bakit ka kukuha ng bodyguards kung alam mo wala kang ginagawa? Yun ang tinatawag na isi-share ko ang aking blessing. Iyan. Mailusot ko lang. Mabigyan ng trabaho yung mga tao. Kailan laki ng mga katawan, mga walang trabaho, ikaw maging hold-upper. Oh, yun lang. Kailan ko na lang bodyguard. Oo. Diba? Mahirap pigilan niya pag naging hold-upper yung mga malalaki katawan. Lalaki. Oo. O, diba? Mga sharpshooter pa. Mm-mm. Pwede gawin ko na lang bodyguard. Diba? Diba? Si Manny Pacquiao pala, ano? Ano? Malaki pala yung ano, hinihingi sa kanya sa parang bilang permit to campaign. Ay. Matindi, ha? Para makapangampanya rin sa kanilang lugar, sa may Sarangani, hinihinga ng NPA ng certain amount. Ay. Kahit naman sa lugar, may mga local politicians na nagreklamo na nga kasi may mga kapatid tayo na nasa bundok, nasa taas, na talaga namang, sabi nga, humihingi din ng permit ng ano, tawag doon? Cash band. Cash band ba tawag doon? Parang pera para makapangampanya, diba? Bilang permiso, magkaroon sila ng permiso makapangampanya doon sa lugar na kung saan aktibo at nasasakop ng mga NPA. Sabi naman ng militar ng Armed Forces of the Philippines, wag daw hayaan, wag daw payagan. Hayaan na natin yung usapin na yan sa kanila. Ika nga, persa sa pera, sa dulo ng baril. At saka kung ano man yan, hindi man nila mapag-usapan na maayos, alam naman siguro ng gobyerno natin, alam din ang pamunuan ng mga NPA natin kung ano ang dapat na mas makabubuti sa bansa. Hindi ba? 11:29 ng tanghali. Tanghalian na. Ano ba masarap na ulam ngayon? Hindi lang. Kumain na ako. Anong inulam mo ngayon, kapatid? Chicken. Chicken? Yes. Chicken. Tira lang ng ulam natin. Pare-partner ko yan pagtanghalian, eh.
Chagleta, magbabalik kami makalipas lamang ilang mga paalala. Ako po si Tolitz Laurenio. Si Mark Canlas, Baby G. Magbabalik ang inyong Shalala and Friends. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. This is Jerry Corneo of Radio Bandido Strikes Again, Voice of the Philippines. In an exclusive interview over DZRJ 810 AM, media partner of the Philippine Star, presidential aspirant Rodi Duterte summarizes his program of government. Is it going to be another 6 years of crime, drugs, and continuing poverty and corruption? Or do we once and for all fix our country so our coming generations will have a future? I have laid down my program of government. First, less crime, a drug-free society where citizens police themselves. Second, reducing the cost of food up to 50% by getting rid of unscrupulous middlemen and 5-6 loan sharks and mustering government resources to build infrastructures for the delivery of food to lessen spoilage. Third, education. We will build adequate classrooms and raise the salary of teachers and double the shifts of our own classes, even teaching with the use of large screen TVs. Government media and our school must teach values of honesty, hard work, respect for the law, and above all, dignity and pride as Filipinos. For it is only with spiritual growth that we can sustain material growth. I have done many of these in Davao, even with existing limitations of our government structures. With your help, we can do it nationwide. Sama-sama tayo, upakan na natin. For more of this exclusive interview of presidential aspirant Rodi Duterte, tune in to DZRJ 810 AM Voice of the Philippines every day Monday to Friday 5 AM to 9 AM and log on to www.facebook.com/DZRJ810AM. Nagbibigay kasiyahan sa bawat Pilipino. DZRJ 810 handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Shalala and friends, dito lamang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Hey, aras natin 11:33. Kumusta po kayo lahat ng mga katutsunin lang, oh. Yung mga nanonood sa atin, magandang patanghali sa inyo. Ulam na itong mga to, lechon. Wow. Lechon, lechon. Sagot ngayong eleksyon. Babahana naman ngayong eleksyon ang lechon. Yan. Dami na naman magpapadala ng mga lechon. Kung ane-kane, kung kanino-kanino. Ano man, sige natin dyan, Mark. Ayun nga yung kay ano, nilinaw nga kahapon ni Quezon City Mayor na si Herbert na wala silang ano, wala silang riff ni ano ni Miss Chris Aquino kung politics o kung professional, wala sila. Wala silang pinag-awayan daw. Oh? Kasi nagpa-presko yata sa ano, di ko alam anong lugar yung sinabi sa akin eh. Mm. Na in-interview siya kung ano nga daw yung naging ugat
ng pag-aaway nila pero wala naman daw silang pinagawa. Nilinaw lang ni Bistik ang mga ano issue para matigil na mga issue about sa kanila ni Chris. Ah, sa bagay ano kasi maraming nagsasabi ngayon na parang kasi nagsimula yata yun para lechon eh. Para pinadalhan daw niya ng lechon si ano si si Chris Aquino. Sabi niya, bakit ko papadala ng lechon? Eh concern ako sa kanya. Alam kong bawal sa kanya ang lechon. Kaya bakit ko siya papadalhan? Kung may galit daw siya, baka padalhin pa niya pero sabi nga she's still my friend. Diba? Ganun daw talaga yun. Alright, mga kaibigan. Ano bang ginagawa natin dyan sa inyong mga pamamahay? Ano bang mga ginagawa nyo dyan sa inyong mga bahay-bahay? Kayo ba'y mag-isa? Mm-hmm. Aba, kayo ba'y mag-isa lang? Ikaw lang talaga solo. Hindi ka nakakasiguro. Baka may nagtatago dyan. Magandang umaga muna sa lahat ng mga kaibigan natin. Mula dito sa may paagi naman ng Taguig City. Magandang umaga po sa lahat ng mga meron dyan karinderiya kasi Mark eh. Yan, kinig sa ating karinderiya dyan. Talaga? Oo, si Aling Trining. Aling Trining? Yan, Trining. Si Trining. Yan, Trining. Si Porning, wala. Wala, wala. Si Trining. Si Porning. Si Toning nandun. Toning. DJ Toning. Yan, si Toning. Si Trining. Si Nanay Trining, magandang tanghali po sa inyo. Lahat kasi ng mga kumakain natin dyan. Itong may call center kasi dyan eh. Oo, ito si na... sa may phone ko na sa bag ko. Okay, lahat ng mga nandiyan si Alvin at lahat ng mga tropa natin. Lahat ng mga kaibigan natin diyan. Yung mga tropa peeps natin diyan sa may bahagi naman ng ano ng Taguig. Aba, magandang umaga sa inyo. Yes, happy listening. Ayan. Ganun din itong kay Ninong Tony. Ay, Ninong Tony din. Tony's Eatery sa may bahagi naman ng Road 20. Ah, di ba mag-asawa yan? Toning tsaka si ano? Si Trining yun eh. Ah, si Trining. Ito naman si Tony. Ah, Tony. Ah, dyan sa may bahagi naman ng papunta sa Kandaan. Oh, yung crossing, yung papuntang crossing. Oh, yung parang bypass road ng Mindanao Avenue at saka Sangandaan. Yun. May binibilang kami dyan, Bopis. Masarap. Anong simbahan yan? May simbahan dyan eh. Oh, may dinadanada. Ang ganda ng simbahan dyan, lalaki. Oh, yung nasa Mindanao Avlang. Oh, yun yun. Papasok ko doon sa daanan ng mga jeep, di ba? Oh, yun. So, dyan lang yun. Inong Tony at Antonis Eatery, magandang magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali na pala. Yung mga nagtatanghalian dyan, yung mga driver. Magandang morning, mga pogi! Oo, ingat ingat sa pagdadrive. Sana kumita kayo na marami. Sana kumita, kumita. Magsukli na tama, ha? Oo, huwag mangongotong. Pero pinakamahalaga, eh. Ligo-ligo din, bago pasada, ha? Oo, para hindi mangamoy. Ligo-ligo din, ligo-ligo. Hiso-hiso, sabi nga. Tsaka linis-linis ng kotse para hindi mabawuan ng mga pasero. Jeep, jeep ang pasada nila. Ah, mga nila. Jeep ba? Akala ko pati taxi. Oo, oh, mga jeep ni drivers yan eh. Eh, syempre pinagpapawisan ka dyan. Oo. Oh. Eh, paano kung may amoy ka? Oo. Oh, yun lang. Hilo na ang nasa sa likod mo. Ay, di amoy melon. Ay, melon. Oo, melon amoy. Melon amoy. Ay, nagpapabati lang pala to si kaibigan natin, si CJ, Jenny, and Ash Benko, and Daphne Patawaran. Mga birthday nila ngayon. Oy, birthday nyo! Ba't di namin maramdaman, ha? Ay, di kayo nagpapadala ng ano, pagkain. Mga taga-saan ba diyan, mga yan? Mga taga-Quezon. Quezon? Quezon City. Quezon City? Mm. Lapit lang. Lapit lang. Kung birthday mo, kung birthday mo, iparamdam mo. Oo. Diba? Huwag masyadong magdamot. Sigurado na marami kayong ano, handa. Oo. Pag birthday daw, yan daw pinaparamdam sinishare eh. Oo. Para malaman ng lahat. Oo. 1, 2, 3. Pito kami dito. Oo. Saglit. 11:38 ng patanghali. Siyempre pa, pinag-uusapan din ngayon, ano? Itong pinaka-latest din sa ating showbiz ngayon. Oo, itong naka-live streaming pala yung Libing Kahapon ni Kuya Germs. Oo, oh, oh. Naka-live streaming. Oh, sa 7. Oo, naka-live streaming pala. So, ang dami ng mga nakapanood, pati yung mga kamag-anak ko sa Cali. California. California. Oo, nanood sila. Sabi nila, abay, iba pala talaga ang ambience nila. Sabi ko, oo, iba rin talaga ho ang traffic. Matindi. Kasi siyempre, alam mo naman, si Kuya Herman Moreno yan. Saan ba siya ni Libing? Sa Marikina ba? Marikina? Oo. Tama ba? Marikina nga, Marikina. Somewhere in Marikina. Hindi ko lang alam yung isang pangalan ng cemetery pero it is in Marikina. Yeah. Okay. What else? Meron ba tayo pag-uusapan dyan, Mark? Pinakamainit mo mga issue dyan? Hindi itong kay ano lang, kay Miss Regine lang. Regine ano? Velasquez. Oy! Anong meron?
Yun nga, mas kinikilig daw siya sa mga may edad ng love team kesa sa mga bagets na love team. Aba! Kinikilig siya? Oo. Aba! Napapaghalata ang mga edad, ah. Siyempre, mas mali yung mga ka-generation niya. Oo, aba! Ikaw ba, sino bang idol mo sa mga love team ngayon? Aba, eh, siyempre, alam... Bata. Ah, ngayon, ngayon? Old and, Sa old, ngayon. Sa old, siyempre, isa lang yan. Ano nga ba yun? Always? Oo. Sino yan, sino yan? Sino kumanta ng always? Tanong mo kay Miss Ima, alam Miss Ima yan. Miss Ima! Panahon mga alaga ni Kuya James yan. Nang namulat ako sa mundo ng showbiz. Hindi naman nakakilala ako ng artista. Na meron palang artista at nakapanood ako ng unang-unang pelikula sa buhay ko, pelikula ni Fernando Po Jr. Yan din yung unang love team na nakamulatan ko. That's why hanggang ngayon sila pa rin yung love team na hindi ko malimutan. Romnick Sarmenta and Sheryl Cruz. Di ba? Sheryl Girl, you are to me. Bakit di mo ipatugtog mamaya? Para maalala mo. Oh, mamaya. Play ko na. Wala lang tayo nun eh. Ah, wala. Meron dito original. So, wala lang yung... play nga natin. You gave me the idea. Ito. Meron tayong original version. Oo. So, play natin. Ito yun, 11:41. Ito yung Romnick Sheryl nung araw. Di ba? Ito yun eh. Atlantic Star. Ako po si Tolis Laurenio. Ako naman po si Mark and Las BBG. Ito ang Shalala! And friends!
Yes, not at 11:45. There you go. Nakapakinggan muna. Oh, always. Kanina version yun? Atlantic Star yun, yung original version. So, kinanta rin yun ni Romnick Sarmenta and Shirley Cruz before. Nung kainita na kanilang love team. Love team. Oy, mabalik lang ako. Ano? Naipakita mo nga pala sa akin, ano? Meron nga pala dito, ano? Alam mo ba yung nangyari ngayon? Yeah. Yung 2,000 inkrisyana doon sa pensyon ng mga manggagawa. At saka ng mga senior citizen. Yung mga nagretiro na kung saan nagpakahirap. Ay binigyan kanilang buhay. Okay, sa pagsisilbi sa bayan. Sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho at pagbabanat ng buto at pagsusunog ng kilay. Alam nyo ba? Yung 2,000 na inkrisyana sa pensyon nila manggagawa. Abay, nako, nabeto. Nabeto? Oo, pag sinabi mo nabeto, abay, nabokya. Nabokya. Oo, hindi po na-aproban na ni Pinoy. Mm. Pero ito matindi. Ano? Abay, gusto kong i-congratulate si Pinoy. Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Aba, ayang 150, ano magkano yun? 200. 200,000 na sweldo ng presidente. Abay, approved. Congratulations, Pinoy! Aba, ito ba kung gusto ko nang i-congratulate? Ang 150,000 na sweldo naman ng vice-presidente. Aba, approve din! Approve. Congratulations ulit! But wait, there's more! Yes! Aba, ang sweldo naman ng senador na mababatas. Oo, na 100,000 piso. Aba, approve din! Congratulations for the third time, Pinoy! Ang galing mo! Pero yung 2,000 pesos naman, na-increase naman sa ating pension na ating mga manggagawang nagpakahirap at tumanda na sa pagtatrabaho, abay, plak na! Congrats pa rin! Baka daw malugi ang SSS at gobyerno. Ay saan ka nakakita ng gaya? Ay talaga namang ika nga daw sa amin sa Batangas. Ay pag talagang gaya. Ako'y natatawa na lang eh. Ay ako'y natatawa talaga. Pagising ko ngayon ng umaga eh, gaya ng balita. Ay ako'y natawa eh. Ako'y pinasaya ng balitang iyan. Ay talaga naman oh. 2,000 hindi na-approvean, ha? Hindi kasi siguro iniisip niya, pag pinagsama-sama ang mga senior citizens sa bansa natin, mas malaki sa 200,000 na increase ng sweldo ng presidente at vice-presidente. Ganon? Oo. Abay, may natulungan naman ang mga mamamayan na nagpakahirap at tumanda. Kala. Yan ang ilang panahon na lang, ipapanaw na sa mundo. Tama. Paano na sa mundo yung mga yan, ay talaga namang hindi pa pag-enjoyin. Ay talagang... Ay talagang parang gusto ko na lumipat sa China eh. Bagulo doon. Okay lang? Mataas ang pensyon. Oo, mataas naman ang pensyon. Kahit pulubi ka yata doon, kukunin ka ng gobyerno eh. Ay ang nanay ko nagpe-pensyon din. Abay talaga namang, paano ko makakautang na re? Nesaglit lang ha. Pero totoo naman, sa seryosong usapin, kahapon, alam niyo po ba yung mga usapin na ganyan? Yung aming kapitbahay nga, to be more aware sa balitang ito, kapitbahay namin, imagine na matanda na yun ha. Kailan lang siya nakapag-ayos ng kanyang pensyon? Oo, kailan lang siya nakatanggap ng sinasabi niyang pensyon? Hindi nga niya alam dati yung pensyon eh. O hindi lang inasikaso ng mga anak-anak niya eh. So ngayon, meron na siyang pensyon. Tutuwan-tuwa siya, sabi niya, ay salamat naman. Kasi naman, magkano lang pinipensyon niya? Di ba magkano? 2,000 ba? Yun ba ang minimum na pensyon ngayon ng... 2,500. So kung sa madaling salita, kung na-approvean yan, magiging 4,500. 4,500. So kung ikaw ay mag-isa na sa buhay mo, mabubuhay ka na yan. Tama. Di ba? Oo, may pang-maintenance ka na mga gamot, di ba? Sa gamot mo, ay ano ba naman yung pambili ng gamot na matatanda na 2,000, ay talaga namang... Talaga selfish ang ating ano. Ay congratulations! Congratulations! For being selfish! Ay, congratulations at may 100,000 increase. Ano? Oo, ay talagang... Ay, congratulations! Ay, iba pa dun yung mga kickback. Ha? Iba pa dun. Ay, yun lang, hindi ko alam. Yun lang, ako yung maghahanap kung saan mo nakakickback. Pero may alam ako diyan. Meron ka. Diyan sa may bandang Kaloocan. Ay! Ay, talagang...
ay putol-putol ang kalye. Ay pwede naman yata. Alam mo dyan ako, natatawa din ako dyan. Alam mo, minsan nadadaan ako sa mga ganyang kalsada. Bakit ba naman? Kung ikaw ba naman ang isang gumagawa ng kalsada, bakit ba magtitira ka pa ng konting-konting walang semento? Ay! Di ba? Ano yun, daanan ng langgam? Ode, may nadana kami dito sa bandang south eh. Ang dalas niyan. Oo, may gumawa ng isang tulay. Oh. Sa tabi ng isang tulay. Oh. Eh putol. Oh. May masabi lang na may ginawa kaya sila. Nga, kaya nga eh. Ito nga eh, ito matindi. Kakaroon ng semento, oh. Di ba? A project of ganyan-ganyan, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu. Bagtas mo. Pare, pansinin mo 'yan. Pagkalampas mo ng ilang kilometro. Aba, pagkalampas mo ng ilang kilometro, merong isang putol, siguro mga tatlong dipa yan. Oh. Mga tatlong dipa. Oh. Mga 10 metro na hindi simentado. Maniwala ka sa akin, itaga mo sa bato yan. Talaga? Oo, mag-resign ako dito pag sinungaling ako. Napakarami niyan. Ay, kaya nga sabi dito, pulpolitika. Oo. Sa may bandang Kalookan, dami niyan. Oo. Oo, naputol-putol yung kalsada. Ako, eh, hindi ko lang alam. Ano, depende. Baka naman binigyan na kayo ng budget ng pamahalaan, yung mga kontraktor naman ang umariba dyan. Walang. Sabi nga ni Chevrolet Dumali, ay yun lemeng! Yun lemeng! Yun lemeng! Talaga naman, 9 minuto bago sumabit ang 12 ng tanghali. Talaga naman, lalo ako nagugutom doon sa 100,000 increase na yan. Dati 80 bilang yan, di ba? Oh. So yan, ito na presidente. Di ba? Ayun, ano na? 100,000 na. Aba! Ay! Matindi. Ay, 110%! Ay, talagang... Matibay! Matibay. Alam mo kung ako mga ngarap at ako'y papalarin? Alam mo ka, hindi eh. Yun nga. Isa sa mga tatargeting kong posisyon ay yung talagang ako mag-approve mga increase. At talagang, unahin ko rin ang increase ko. Kung kaya inaprobahan niya yung ano, pa ginawa na lang 10,000 ng sweldo ng ano, presidente, may itatakbo pa kaya? Ako tatakbo ako. Tapos itataas ko ulit sa 200,000. Ay! doon makita ano, ang hindi mukhang perang politiko. Kung tatakbo siyang presidente. Hindi, kaya nga ako tumakbo eh. Tatanggapin niya yun. Kaya nga ako tumakbo eh. Halimbawa ko, kaya nga ako tumakbo dahil gusto kong itaas. Hindi nga, kung ano ka nga, yung uupo ka, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo lang ayusin ang bansa mo. Tama. Doon ka magbibilib. Kapag walang ano, sweldo ang presidente. Ay, wala nang gayong wala ganyan. Lang. Sa langit na lang merong ganyang santo. Ay, nako. Sige na. Anything goes here. Si Chalo and friends. Balik tayo sa showbiz. Nakakaasar na lang, ano? Oo, nakakatawa na lang eh. Pero, sabi nga, pero... Ako, hindi naman ako magdadalawang isip na sabihin kung ano yung akin nararamdaman. Kasi siyempre, ako isang pangkaraniwang mamamayan din na umaasa na sana yung mga kapwa ko mamamayan eh kaparehas din nilang mga nakangiti. Diba, siyempre, sila mga nakangiti, tayo nakangiwi. Diba, ganun nga, yun. Nako, ay talaga namang ang buhay, oo. Ay talagang amper. Sabi nga nung aking kapitbahay doon sa probinsya, sa Quezon. Ay talagang tulis ay amper eh. Hindi mapakumpara. Sabi ka ano yan? Amper haba ng kuryente yan. Amper, amper. 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 Ah, sige. Showbiz tayo, Mike. Ano ba latest ngayon? Pinaka-latest na usapin, mga kaibigan. Mga pala, no? Ibatiin ko lang isang happy birthday pala yung kasamahan natin sa Daddy's Home. Si Daddy Alan. Oo, nag-celebrate na kanyang birthday today. Happy birthday. Alan Michel Salonga. Bro Alan, happy birthday to you. Ole! late. O, ito matindi. Ano to? 2004 salaries. Abay, matindi! Ito ang gusto ko. Nice pala. Yan, ang gusto ko. Ito daw pala, viral daw sa social media to, ha? Ano yan? Ito ba yung mga increase? Ha? Tala, ito ba yung mga increase, tala?
Increase ba tayo binigay mong salary? Yung mga sweldo? Ay, ito matindi. Ha? Ah! Oh my goodness. What? Ah, mamaya, meron akong babasahin sa inyo mamaya, ha? Be-verify ko lang to. Alamin ko lang to. Million-million to, ha? Wow. Abay, matindi. Abay, ay, talagang, ay, talagang. Talagang talaga. Senior Vice President ng SSS? Check. Abay, matindi to, ha? Hollywood. Malalaki sweldo ng mga nasa miyembro, nasa posisyon. Pero yung mga pagkaraniwang mga pensioner, 2,000 lang hindi maitaas. Samantalang itong mga presidente, chief executive officer, kagaya nitong si Emilio, abay, mayroong 4 na milyon. 4 na milyon? Oo. 4? Ay, salary ito ah. Ah. Salary oh. 2014. Apa? Meron itong mga executive vice president na si Edgar. Edgar? May 1 million. 1.6. 1.6? Oo. Samantalang yung 2,000. Kaya ganyan boses mo. Kasi napupwisit ako eh. Ay nako! Mamaya, sasabihin natin dito ha. Oy, oy, kumitinga, mitinga, mitinga, mitinga. Ito pala, BOD member lang. 2 million ang kinita sa loob ng 1 taon. Ay. Ano to, negosyo ang SSS? Ginawang hanap buhay ah. Ay, matindi ah. Sige na. Ay, natanggal tuloy. Ay. Yan, okay, sige. 3 minuto na lang, 2 minuto na lang bago mag-alas 12, mag lunchtime. Kain muna ako, para nagbutom ako doon sa ano, binalita ako eh. Talaga naman oo, oh. Magbabalik tayo, makalipas naman ilang saglit, ano? Ano muna? May nag-request, oy, Tolich, Edmar, pwede ba pa-request ang kanta ni Francis M? Ano ba tayo kanta ni Francis M? Madami tayo kanta ni Francis M dito eh, sige, bigyan natin tanto. May nag-request siya eh. Ano bang gusto mo sa kanta ni Francis M? Ano bang gusto mo? Ako, bakit ako? Eh, sino wala, ba yung nag-request? Wala na ako maisip eh. Francis M. Three Stars in the Sun. Social mo naman? Ang social naman ang iyong kanta. Ano ba may pinakalo dito? Dali ha. Ano pang isa eh? April Boy Rehino naman daw. O, play tayo, April Boy. Unahin natin si April Boy. Kasi nag-guesto sa ano sa isang network eh. Ito nakaraan lang. Uh-huh. So unahin muna natin 'to. Sige. Play natin 'to. Ayun. Sino ba naman din nakakaalam sa kantang 'to, pambihira naman 'o. Mga kaibigan. 3 minuto na lang bago sumapit ang 12 ng tanghali. Tolis na Aurenio at Mark Alas. Sa Shalala and friends. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin.
DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Lunes hanggang Biyernes, simula alas 5 ng umaga, New Bandidos, alas 9, Lapid Fire, alas 10, Katapat at Karancho, alas 11, Shalala and Friends, alas 12:30 ng tanghali, Balita sa tanghali, alauna ng hapon, musika, noon at ngayon, alas 2, Usapang Babae, Girl Talk, alas 3, Showbiz Galore, alas 4, Balita, alas 4, alas 4:30, 8 Diretso, alas 6 ng gabi, Klinika On Air. Mga dekalidad na programa sa radyo, handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, dito lamang sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends, dito lang sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Choices, and some are mad while others laugh. Some live alone with no better half. Others grieve while others curse. Another's more behind a big black purse. And some are pure and some half-bred. And some are sober and some are wasted. Some are rich because of fate. And some are poor with no food on their plate. Some stand out while others blend. Some are fat and stout while some are thin. And some are friends and some are foes. Some have some while some have more. Yeah. Every color and every hue is represented by me and you. Take a slide in the slow. Take a look in the kaleidoscope. Spin it round, make it twirl. Others lie while some tell the truth. And some say poems and some do sing. And others sing through their guitar strings. Some know it all while some act dumb. Let the bass line strum to the bang of the drum. And some can't swim but some will sink. And some will find their minds and think.
others walk while others run. You can't talk peace and have a gun. Some are hurt and start to cry. Don't ask me how, don't ask me why. And some are friends and some are foes. Some have some while some have most. Yeah. There's every color and every hue is represented by me and you. Take the slide and the slow. Take a look at the kaleidoscope and round, make it twirl. Shalom Lion Friends! Sa oras natin, 7 minuto na makalipas ang ikalabing dalawa ng tanghali. The Life Francis M. Para po si natin nag-request. Para kay paring Richard din yan. Wala naman dyan sa may baryo, sa may bagong baryo ng Caloocan, ano? Magandang tanghali sa inyo lahat dyan. Mga taga dyan sa may RFS Advertising. Kina paring Ray, lahat ng mga nakikinig dyan. Magandang magandang tanghali po sa inyo. Yung mga nag-lalag, sila yung mga gumagawa ng signages eh. Paring Mark. Oo. Yung mga gumagawa ng siren dyan, sila yun. Sila. Yung mga may ilaw-ilaw. Something, sila yun. Sina Paring Rayan, sila sa may RFS Advertising. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Alang, medyo, ano ba meron ngayon dyan? Abay, meron niya patanghalian. Meron na. Napaya ito patanghalian sa bossing nila. Patanghalian nila si bossing. Mamaya, antabayan na ng ating mga balita at around 12:30. Para naman sa ating balitaan, sa ating balita sa tanghali, kasama naman natin si Sir Miguel Hill. Yes, magpapabati na pala si Ronald Gomez. Happy listening sa iyo. Ronald Gomez! Paco, Manila. Aba! Ang mga Gomez family daw. Ang Gomez family, dyan sa may Paco. Abay, happy viewing na rin, ano? Yung mga nanonood sa amin sa aming live streaming. Yes. Yung mga nandiyan sa may Dubai, Hong Kong, Singapore. Happy viewing muna kina Bayo Dexter Galang at saka kina Shyla dyan sa may Singapore. Ganun din sa may Dubai, paring Jonathan Laput, paring Jolaps. At saka siyempre, sino pa ba? Hindi ka na maging John Lapus yun, ah. Oo. Jonathan Laput. Laput. Pogi ka, mukha ni El Rivera yan. At saka dyan sa may bahagi ng Alaska sa may, naman, sa may Anchorage, Alaska. Sina Boss Big Time, sina Boss Jim. Maraming salamat. They're on viewing us sa may Anchorage, Alaska. Ganun din naman, dito sa may California. San Francisco pala. San Francisco. Si yung dati kong kasama sa FM. Si Papa Gio. Si parang Raleigh Vargas. Yan. Andiyan na siya. Nasa radio din siya. Diyan sa may San Francisco. Ako naman sa New York. New York, Cubao. Cubao. Si Ira. How was the people in New York, Cubao, ha? Sila Ira, sila Tisoy. Ayun. Yan. Diyan sa barbecue hall. Sa may Cubao? Oo. Aba. Masarap. Masarap. Padala na dito, ha? Ano bang hinihintay nyo? Hinihintay pa ba namin? Hinihintay nyo pa ba na kami pa pumunta dyan? Tama. Abay, huwag na. Pa-deliver nyo na. Kayo na magdala. Tama. May mga big bikes yung mga yan. Talaga? Oo, gumagawa ng mga big bikes. Ah, talaga? Abay, lagay pa eh. Ano lang, 5 minuto lang papunta dito yan. Abay, barbecue. Ay, naku. Kumakain kami niya. Talaga naman. Kaya mga isaw-isaw lang. Oh? Ay, masarap. Hindi ako yung niwala. Ay, gusto pala matikman neto ni Tolitz, ha? Oo. Wag niyo ako ipapahiya. Dali niyo na dito. Ano pang hinihintay niyo? Christmas? Oo. Christmas. Ano pala? Chinese New Year. Malayo. Ay, malayo pa. Malayo na. Sa bagay, lapit na. Ilang linggo na lang, oh. Diba? Sweldo ngayon, oy. Marami na naman ang mga mauwing lasing. Marami na naman ang mga uuwing kulang sa sweldo. Yari kayo sa mga misis niya. Oo, talaga naman. Hoy, magtira kayo para sa pamilya. Hindi ako umuwi ng singlot. Marami na naman uuwi, kulang ang kanila mga entrega. Wag. Kailangan po, bago kayo gumawa ng ganyan, entrega muna kay misis. Diba? Ano muna, bigyan muna yung mga pera para makalabas ka. Para good mood si Mrs. No? Hindi outside ako lambo. Reklamo ka, ayaw nang pahalik sa'yo ni Mrs. Ay, napakis. Oo, kaya ano? Oo, parang si Sir Buboy lang yan. Si Sir Buboy. Oo. Sino siya? Oh. Sino siya? Oh, yan, no? Ang gwapo daw siya. Mas gwapo daw siya sa'yo, sabi. Oo, kita. Oo.
Hindi alam na kanyang asawa. Ano na pababae dito? Hindi alam na misis niya kung ano ginagawa dito. Oo. Walang ginagawa kundi mga babae lang. Sino? Yun! Yun? Kalain mo yun! Talaga? Talaga. Hindi nga! Oo. Aba. And hello sa kanya misis, nakikinig siya ngayon, live streaming. Sino ba? Asawa niya. Hindi, si Jero, si ano yun, Jeremy yun. Siya pala may akin nito. Siya, Jeremy. Si Jeremy. Ah, Jeremy. Kala naman ni Sir siya. Hindi ko yun, Sir. Oh. Pero baka pwede rin. Lumas ka daw, Mark. Pupugin ka raw niya sa labas. Hindi ka sabi, wala daw papasok dito sa booth. Pinagbabawal na, mamemo ka niyan. Ito. Lahat ng mga nag-aabang sa ating blind item. Ibigay namin kayo mamaya yan, ha. Mamaya ng konti lang yan. Habang... Ba't gumagalito yung ating computer? Kagabi pala may ano, ay kahapon pala nung nag-show tayo. Ay, hindi pala. Wala pala ako kahapon. Nung Wednesday. Oh. May nag-comment sa atin sa Facebook. Uh-huh. Sa picture. Aha. Nagtatanong kung may papremyo daw ba. Saan? Dito. Sa atin? Aba, hintayin mo lang. Nako? Oo. Malapit na rin ako lumabas sa mga barabarangay. Ayun naman. Malapit na malapit. Ibig sabihin yan, lahat po ng inyong mga kahilingan, lahat po ng inyong mga gustong magkaroon, kaya meron kami yan. Patabago yung ating playlist, Jim. Ayun, okay na. Okay. Sa ato to, sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, ano? Nabago nga yung playlist natin. But anyways, sige. Dito ko na lang uugutin to. Magbabalik tayo, makalipas naman yung mga paalala, no? Marami pa tayo mga ibibigay. Final 30 minutes ng ating programa. Actually, final 15 minutes pala. 15 minutes. Bago po tayo. Okay, magkaroon ng balitaan. Magbabalik ang inyong Shalala. And friends. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Halalang 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Shalala and friends, dito lamang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Oras natin, 15 minuto na makalipas ang 12 ng tanghali. Ito na. Lahat po ng mga nagtatanong, paano po ba namin kayo ma-view sa aming live streaming dito po sa aming lugar? Yes. Lalo sa may bahagi ng Cavite. Pero din yung mga nyan sa may bahagi naman ng Quezon. Sa may ano to, sa Riaya, Quezon. Nagtatanong sila, oh. Paano po namin kayo mapapanood ng live? Yung live in flesh. Live in flesh. Ginawa mo naman kami kabaret. Ito na. Ito po. Gagawin nyo lang. Puntahan naman po ang broadcast live link. Okay, doon po sa aming mga programa. Panood nyo po kayo yung aming live streaming sa www.atrimedia.com/broadcastlive. Ipitin natin, ha. www.atrimedia.com/broadcastlive. Sabi nga ni Shalala, Islas. www.atrimedia.com/broadcastlive. Para si, ano yan, Coco Martin yan. Islas. Subukan ka na! Sinasabi ko sa'yo! Sinasabi ko nga sa'yo, eh! Sinasabi ko sa'yo!
Bawal ka pumunta dapat doon. Ano ba tawag doon sa mga ganun? Ako din nung bata ako ganyan ako eh. Yan, pero no? Nawala na. Ayun, parang merong sabit na konti. Aan, baliktad yung ano yung dila. Yung parang ganun pag nagsasalita ng S. Oo. Masabit yung S. Lumalabas yung F. Kulang sa singaw. Ah, singaw. Oo. Parang kang nagsasalita ka rin na meron kang singaw. Yun. Okay. Saglit. Yung mga gusto na ba tumawag sa aming hotline, 412-0288 ngayong umaga. Yung mga ano nga pala no kahapon nabalitaan ba galing dito si Senador Cheese Escudero? Oo nga, na ano nga. Sabi ni Senador Cheese, kung bakit daw ba siya iboboto? Sabi niya, because I'm confident ano? Nakalimutan ko tuloy. Para ano ba 'yan? I'm confident with the beauty. I'm yung sagot ni Miss Pia Worsbach. I'm confidently No. Alam ko yung dulo eh. With the heart. Oo. Yan, with the heart, Evangelista. Oo. Basta yun. Parang confident ako na ako'y mananalo. Kasi ako'y may puso. Ayan. Something like that. Basta yung ano, yung sagot ni last few words ni ano. Sina? Ni Miss Universe natin. Oh, nandito ini. Ayan, so, alam mo na. Talaga ako matatahimik pag hindi ko nakita yung sagot niya. Kailangan itawid natin to. Tatawid natin to. Saan to? Yung mga kaibigan natin, yung mga nagtatanong nga pala, no? Kailan daw po daw bababalik si Shalala? Monday, oh, nandito sure. Na siya. Malamang Monday, nandito na siya. So, abang-abangan nyo lang yan. 1 week din siya wala. Oh, 1 week, syempre. Kay Kuya Germs, nagkabantay. Syempre naman, eh. Alam naman natin na, di ba? Kanan siya. Kaliwa si, ano, tama. Si John Knight. Tama. Mismo. Tama. Eto nga pala, pagkatapos ng isang matinding pagkatake sa Istanbul. Oo. Alam mo ba, kahapon ng hapon, eh, pinalita ko to sa ating breaking news, yung ating isang matinding pagkatake rin, ang nag-adapt dito sa may Jakarta, Indonesia. Jakarta. Palapit na ng palapit. Imagine, parang alphabetical nga ang pagkatake. Letter I, Istanbul. O diba, H-I-J. O kasunod, Jakarta. Ano bang K? Kuala Lumpur. Ay. Ano yun? Kaya nalagpasan na tayo. Hindi pa. P tayo eh. Ay, from A to Z. Oo. Ay. Oo, parang ganun ha. Wag naman sana ganun. Okay. Sana wala na. Sana matapos na yung mga ISIS na yan. Ang istorya nga daw kasi, kahapon, yung pag-atake dyan sa... Lockdown, pag-atake. Ano ko, dalawang missile bomb yung inano dyan eh. Oo, sa may Jakarta. Oo, napanood ko sa CNN ano yun eh. Halos daw 16 na gunman. Pawang mga nakamotorsiklo ang pumasok sa syudad, sa downtown. Downtown area ng Jakarta. And yun nga, medyo, alam mo na, naghahasik ng terorismo. Well, pito rin na sa mga gunman ang patay. Pero na merong 5 pulis na bumulagta rin. So, all in all, 17 nga po yung patay kahapon. Hapon ng hapon. Hindi ko lang alam kung ano. Sa Jakarta. Oo, hindi ko pa nakukuha yung pinaka-latest update dyan. O nadagdagan pa kasi marami din mga naging casualties, yung mga nasaktan eh. So, imagine. May mga pagsabog, bomba pa na pinasabog dyan. Eh, kailan lang sa Istanbul, Turkey, yung pinaka-historical... na landmark ng Istanbul sa Turkey kung saan, di ba na taga dyan yung asawa dati ni Rupa Gutierrez? Si Ilmaz Bektas. Yan yun, sa Istanbul mismo. Eh di ba, isa sa mga mayaman ng Istanbul yan, si Ilmaz. Kaya nga, paborito-paborito dati ni Tita Annabel Rama yan eh. Di ba, si Ilmaz. Alam mo si Ilmaz, alam mo dong. Si Ilmaz dong. Siya ang bomb bibig. O di ba, puro Ilmaz narinig ko dati eh. And mula na doon nung nananakit na itong si Ilmaz Bektas, Ayaw ko na dong. Eto muna, tumanggap tayo na report muna no, para po sa lahat naman nag-aabang ng ating mga update. Meron tayong update mula sa field sa ating RJ Patroller. RJ Patrol! Eto nga Mike, kung saan ang Philippine National Police at AFP pinag-iingat ang publiko. Ito nga'y kaugnay doon sa binabanggit natin na Jakarta bombing. Ayan. Kasi imagine, ang Indonesia kasi nasa ibaba lang natin yan. Oh. Diba? Halos katabi lang natin bansa. Diba?
Yung mga tipong abay, napakadali pong pumunta ron. Diba, kung ikaw ngayon nasa Singapore, pwede ka pumunta ng Indonesia na trend lang. Diba? Pasok ka na. Pasok na. Eh, ito nga. Pahingin natin. Pinag-iingat po ang publiko. Nasa linya natin ang ating RJ Patroller 1-2. Nasa linya para sa weather detail si Lawrence Tanoco. Lawrence, ano balita? Nanawagan ang pinaghalong puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa publiko na maging mas maingat kasunod nga ng pambobomba sa Jakarta, Indonesia. Kinikayat din ni AFP spokesperson Colonel Rex Cotuto Padilla ang publiko na mapagtulungan sa otoridad sa oras na may malamang impormasyon hinggil sa katulad na pangyayari. Matatanda ang kahapon ay inatake ng suicide bombers ang isang coffee shop sa Jakarta kung saan tuto agad ang naitalang patay. Wala pa namang naiulat kung may nadamay na Pinoy sa nasabing insidente. Ito si Lawrence Tanoco para sa DZRJ 810 A3 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Lawrence Tanoco, sa iyong report. Hingil pa rin ito, ano? Sabi nga, no, sana naman walang Pinoy na nadamay. Sana. Sana lang. Pero alam mo naman ang Indonesia, alam mo, labas-masok ang mga Pinoy dyan. Oo. At halos kamukha din natin yan, mga Indonesians. Tama. Halos kamukha natin. Malalapit, magkakalapit tayo. Oo. Lalo na sa bansang Jakarta, kasi advanced din. Oo. Tinuturo ka ni Sir Buboy. Oo, mukha ka rin Indonesian, sabi. Mukhang terrorist eh. Mukhang ISIS eh. Mukhang ISIS eh, Sir Buboy. Lagyan mo lang ng pantakip sa mukha, mukhang ISIS na. Ito na, alam mo daw ba, kahapon na nababanggit ko lang, mabalikan natin yung pagdalaw dito ni Senador Chichi Escudero. Alam mo daw ba kung bakit wala nangyayari sa Mama Sapano case? Yung hearing? Hindi pa ongoing yung hearing? Alam mo daw kung bakit... Ongoing na. Hindi, actually, bubuksan to ulit. Bubuksan ulit. Alam mo daw kung bakit walang mangyari? Nagsara, tapos bubuksan na naman. Tapos mamaya, magsasara na naman. Diba, wala itong mangyayari dyan, alam mo kung bakit? Sobrang mabagal ang deliberasyon dahil sa napakarami mga akusado. Tama. Sobrang dami. Mm. Alam mo daw kung paano dapat may mangyari? Kung kailan may mangyayari kapag ginawa? Paano? Dapat daw yung mga mastermind lang eh. Oo. Diba? Kasi yung mastermind, kunyari, ikaw, ulo. Diba? Meron kang mga galamay. Diba? Yun yung mga involved. Mm. Yung mastermind ang yariin mo. Tama. Mastermind ang iyong ikahon. At siguradong dala pati yung mga galamay niyan. Tama. Diba? In killing a tree, hindi po pinuputol yung mga dahon lang. Ang pinuputol is the trunk. Diba? Hindi yung mga sanga lang. Yung mismong puno ang dapat pinuputol. You know, in doing. Hanggang sa ugat-ugat niyan. Yan. Hanggang sa mamatay. Ganun yun eh. Dapat tunayin muna bago isunod yung mga sanga. O yung pinakamalaki. Yung pinakamalaking trunk muna. Siguradong, bago linisin yung ano. Oo, yung, diba? Yung mismong puno. Oh. At siguradong mawawalaan sa gabal na yan. Tama. Yun daw. Yun ang claim niya. Well, anyway. Ilang minuto na lang, oh. Ibang minuto na lang. Alas 12, imagine, ha. So, magbibigay daan na tayo para po sa ating balitaan mamaya-maya ng konti lang yan, ano. Kasama naman sa ating balitaan, sa balita sa tanghali, ang ating si Sir Miguel Hill. Kasama po ako dyan. Ito ulit si Rabi Don Laureño. Maraming salamat, Mark. Yes, maraming salamat sa sumubaybay dito sa Shalala and Friends. Hanggang sa muli, sa Lunes, magpakinigan tayo at manood na din kayo sa Cable Link Channel 7 and live streaming yan. Ako po si Mark Anlas, Baby G. Ako naman si Tolitz Rapido Laureño. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ano pa nga ba? Abay, ito po ang Shalala and Friends! Woo! Pag-asa sa mundo, lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y